Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, November 25, 2021. Kung mapapansin nga po natin ang umiiral po sa ating weather system, yung ating Northeast Monsoon at ito nga pong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Sa inyo po, wala po tayong ibang sama ng panahon na posibleng maranasan ngayong buong November at by first week ng December, meron po tayong isang posibleng sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon nga po, mapapansin natin sa extreme northern Luzon, nakakapekto yung ating Northeast Monsoon. At ito nga po ay makakaranas ng malamig na panahon. At habang malaking bahagi naman ng ating southern and central Luzon, ay makakaranas po yan ng mga makakapal na kaulapan. Daladala po yan ng ating ITCZ. Maging dito nga po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao at aabot po yan hanggang dito sa may Palawan. Check natin yung ating satellite image kung saan nga po na makikita natin yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. At dito nga po makikita natin sa ating satellite image dito nga po sa extreme northern Luzon, magiging maganda po ang lagay ng panahon, makakaranas lamang po tayo dyan ng isolated rain shower. Lalo po yan dito sa may parte ng Apari, sa may Tugigaraw, Isabela, sa may Santiago, at maging dito po sa may Baler, Aurora. At maging sa may Tarlac nga po, mapapansin natin, magkakaroon po tayo ng maninipis na kaulapan at makakaranas din po tayo ng malamig na panahon. Dumako naman tayo dito sa may Metro Manila kung saan nga po posible po yung ating localized thunderstorm. At meron nga po tayong nakikitang mga posibleng pag-ulan. Asahan po natin yan at dito naman po sa may parte ng Quezon at ng Pulilio Island, may mga posibilidad po tayong makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan hanggang dito po yan sa may Lipa City. At dumako naman tayo sa may Mindoro kung saan nga po meron tayong nakikitang mga kaulapan at makakaranas po tayo dyan ng isolated rain shower. Dito naman po sa may Bicol Region, magiging maulap ang ating kalangitan at hindi naman natin inaasahan yung malalakas na pag-ulan. May mga posibilidad lamang tayo, mga isolated rain shower. Dito naman po tayo dumako sa may area ng Visayas kung saan nga po nakikita natin yung ating makakapal na kaulapan ay mararanasan. Dito yan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa may Kalbayo nga po, posible po tayo makaranas dyan ng posibleng malalakas na pag-ulan sa may Tacloban, Silago, at ilang bahagi pa po ng Tacloban. At dito naman po sa may parte ng Cebu at ng Bohol, makakaranas po tayo dyan ng panandalian na pag-ulan. At dito rin po sa may area ng Dumaguete, makakaranas tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dito naman po sa may Iloilo, magiging maayos naman po ang lagay ng panahon pero asahan pa rin po natin yung isolated rain shower maging dito po sa may Roja City. Dumako naman tayo sa Mindanao kung saan nga po may posibilidad na malalakas na pag-ulan ay mararanasan. Dito nga po yan sa Surigao City at sa Kabadbaran. Ito nga po ay dala ng ating ITCZ. Asahan po natin yung malakas na pag-ulan. Makakaranas din ng mga panandaliang pag-ulan dito po sa may Bislig, sa Manay, maging sa Davao, General Santos City, Cotabato at maging dito po sa may Sambuanga Peninsula. Maging dito po sa may Pagadian, may posible mahinang pag-ulan tayo mararanasan at sa may parte ng Dipolog. At maging dito po sa Hulu, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. Dumako naman po tayo sa Palawan kung saan nga po makikita natin posibilidad nga pong makaranas ng malalakas na pag-ulan dito po sa may Puerto Princesa, Palawan. Kung makikita natin itong kulay pula na makakapal na kaulapan na to, ay malakas na pag-ulan ang posibleng nating maranasan dyan. Kaya iwaing pag-ingat sa ating mga kababayan sa may Palawan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga po minumonitor natin ang posibleng unang sama ng panahon sa darating na December. By November 26, mapapansin nga po natin
Makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na makakapal na pag-ulan. Dala pa rin po yan ang ating ITCZ. At muli nga po no, na lalakas itong ating amihan. By November 27, makikita naman po natin magkakaroon na po tayo ulit ng shear line. No? At ito nga po ay magpapaulan sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon, northern Luzon at maging dito po sa may eastern section ng Isabela. Then pag pagdating naman po ng November 28, makikita nga po natin ano na tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan at kung mapapansin natin lumalakas nga po yung ating amihan. By November 29, mapapansin natin yung shear line natin ay bababa na po yan, aabot na po yan dito sa Southern Luzon hanggang sa may parte ng Visayas. At by November 30, magkakaroon po tayo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po yan ng December 1, ito nga po ay yung pinakasentro, nasa labas pa rin ng ating power line. At makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. By December 2, mapapansin nga po natin, ito nga may posibilidad na yung pinakasentro niya no, ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin natin, dahil lumalakas yung ating amihan at makikita natin yung ating shear line na iaabot na po yan dito sa may parte ng Visayas, ito nga po ay may posibilidad malusaw dahil nga po magsasalubong yung tuyot na hangin, yung malamig na hangin ang gagaling dito po yan sa may parte ng ating extreme northern Luzon at yung ating sama ng panahon naman ay posibleng malusaw din po yan. Sa ngayon nga po, ito pa lang po yung ating advanced weather forecast. Inuulit po natin ano, na ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. So, malaki pa po ang tsansa na ito po ay magbago. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa imamonitor nating sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.